Isa ang Western Visayas sa mga paborito naming destination sa Pilipinas. Nakapag-food trip na kami sa Iloilo, road trip sa Negros Occidental, island hopping sa Guimaras, Kawa Bath sa Antique, and syempre, beach attack sa Aklan. Pero isang probinsya na lang sa Region 6 ang hindi pa napupuntahan ng team namin, ang Capiz. Hey there, poor traveler! Prior to this trip, hindi pa kami nakakatuntong sa lalawigan ng Capiz. Kaya naman, nang mag-launch ang AirAsia ng mga flights to Roxas City, ang capital ng Capiz, natuwa talaga kami dahil mas naging accessible na ito. Naimbitahan kaming sumama sa tour nila para maipakita ang mga attractions na pwedeng puntahan dito and yun nga yung mga isi-share namin sa inyo. Sa previous video, nalibot na natin yung mga tourist spots sa Roxas City. Ngayon naman, dadalhin naman namin kayo sa iba pang pasyalan sa Capiz and maging sa Karatik probinsya. Pero bago yan, baka naman pwedeng humiling ng isang follow or like dyan kung nasa FB ka and kung nasa YouTube naman, pa-subscribe naman and pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag may bago kaming travel videos. Kilala ang Capiz sa fresh na fresh at talaga namang katakam-takam na seafood. Ang Roxas City nga, hindi lang capital ng probinsya, tanyag din bilang seafood capital of the Philippines. Kaya naman dito sa Capiz, hindi mabibilang ang mga kainan na nag-o-offer ng iba't ibang lamang dagat mula sa grills and eateries ng Baybay Beach hanggang sa Palina Greenbelt Floating Restaurants. Nariyan ang mga alimango, hipon, isda, scallops, tahong, and talaba. Pero ang pinaka nagustuhan namin ay itong tinatawag na diwal or Oriental Angel Wing Clam na ipinangalan sa hugis nitong mistulang mga pakpak ng anghel. Tingnan nyo naman! May oriental sa pangalan siguro para ma-differentiate ito sa similar na clam na makikita rin sa mga bansa sa kanluran. Although may diwal naman sa ibang probinsya and even nga sa ibang bansa, ang mga seasonal na mollusks na ito ay abundant dito sa Panay Island. Compared sa ibang bivalves, meatier, juicier, and tastier itong diwal. Mas madali rin itong buksan at kainin. Natikman na namin ito na steamed and boiled, pero preferred namin na inihaw talaga ito. Mas nagsha-shine kasi yung natural nitong lasa. While Roxas City is the official capital of Capiz, itinuturing naman ang municipality of Panay as the heritage capital ng probinsya. Sa katunayan, ito ang second Spanish settlement sa Pilipinas, next only to Cebu. Kaya't madalas ay naisasama rin ito sa mga Capiz itineraries. Lalong-lalo na ang historic na simbahan dito, ang Santa Monica Parish Church. Ang kasaysayan nito can be traced back to the late 17th century, although yung current structure ay 19th century na naitayo. Designated ito as a National Historical Landmark ng National Historical Commission noong 1997. Gawa sa coral stones, neoclassical baroque ang estilo ng simbahan at mayroon din itong museum, Lourdes Grotto, and lumang Spanish well. Pero ang pinakasinasadya dito ay ang mga pamoso nitong mga kampana. Hindi kasi ito basta-basta. Sa taas nitong limang talampakan and bigat na lagpas 10,000 kilo, ito lang naman ang largest Catholic bell sa Pilipinas at maging sa buong Asia. Ang higanting bell na ito ay natapos buuin noong 1884 mula sa mga coins na dinonate ng mga taong bayan. Nakaluklok ito sa tuktok ng 5-story bell tower na kadikit lang ng simbahan. May kasama rin itong mga mas maliliit na mga bell sa taas. As usual, we'll show you the operating hours, fees, and contact details as of this recording, but dahil nga may pandemic pa, maaaring magbago ang mga ito agad, so contact the management directly pa rin kasi baka nga may updates na. Nakatayo along Calle Revolution ang balay ni Nanay Lording, isa sa mga heritage houses sa Capiz. Madalas nakasama ito sa mga Panay itineraries dahil malamuseo rin ito na may pasilip sa ilan sa mga antique tableware and treasured heirloom ng pamilya ni Ms. Vicky Baez, presidente ng Capiz Roxas Travel Agencies and Tour Operators Association or CARTATOA, at may-ari ng San Mateo Travel and Tours na naglibot sa amin that day. Kung gusto ninyong i-book ang San Mateo Travel, ito yung kanilang contact details. Yung baba nito has been transformed into a specialty restaurant called Cafe Marcelo na nag-o-offer ng meal packages including all-out seafood all-you-can na good for big groups.
Kasama sa mga pwede mong pagpiestahan ay mga crabs, scallops, fish, and oysters na served fresh. Mayroon din silang local tableya and coffee showroom kung saan ka pwedeng makatikim ng mga tableya chocolate and native Capiz coffee. And kung magustuhan mo, pwede ka ring mag-uwi ng mga nasa pasalubong ready packs. Isa pa sa mga nakainan namin ay ang Historia Forest Garden. Sa totoo lang, ang hirap i-categorize nito. It's an outdoor bar offering a whole range of alcoholic drinks from cocktails to sangria to wine to whiskey. Restaurant din ito and a romantic sanctuary set under the canopy of towering trees, surrounded by nature, illuminated by lines of lanterns at night. But it is first and foremost a resort. Originally a private family resort ang 8-hectare lush property na ito. Pero ngayon ay tumatanggap na sila ng mga guests. Meron silang 4 villas and 23 rooms. Pero hindi kami nagstay dito, nag-day trip lang kami and pwede rin naman yon. Basta you need to get in touch with them in advance. Yung resto bar nila, called Bar Botanico, is also open to non-staying visitors, but they may only drop by from Friday to Sunday before 5 p.m. Beyond these hours, the property is exclusive to resort guests na naka-check-in talaga dito. Mahigit isang oras na biyahe patimog mula Rojas City, makikita naman ang Capiz Ecology Park and Cultural Village, isang 16-hectare na community-based livelihood tourism project sa bayan ng Kwartero. Think of it as an open-air museum na nagsishowcase ng traditional houses ng mga katutubo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, tulad ng sa mga Ati, Hiligaynon, Aklanon at Kinaraya, mga Igorot, and ng mga Panay Bukidnon. Meron nga rin daw dito dati na traditional boathouse ng mga Badyaw pero nasira nung nagdaang bagyo. May mga guides na magpapaliwanag ng mga ito isa-isa tulad ni Kuya Warlito and ni Kuya Adimar from the Tourism and Cultural Affairs Office. Nasaksihan din namin ang paggawa ng ilang mga native delicacies and pinaka naging favorite ko yung nilupak na ginawa nila gamit ang saging na saba. Eh syempre tumikim na rin kami, nandun eh, di ba? Nasampulan namin ang inday-inday na parang bilo-bilo and bukayo combo, itong bicho-bicho na kalasa ng karyoka or pilipit, and wit-wit na parang Capiz version ng ginataang bilo-bilo. The park also hosts corporate team buildings, seminars, retreats, and campings. Meron ding spa house, wall climbing, souvenir shops, and itong kapihan sa Eco Park. Sa ngayon, ang mga yan pa lang yung napupuntahan namin. Maliban dito sa Kwartero, mostly sa Rojas City and Panay pa lang talaga. Pero gagawa tayo ng part 3 kapag nakabalik na kami ng Capiz. But wait, there's more! Rojas City is also a gateway to Gigantes Islands. Ang Isla de Gigantes ay binubuo ng 10 islands off the northeastern tip ng Panay Island. Wala na ito sa Capiz ha, nasasakop na ito ng bayan ng Carles sa Iloilo Province. Pero accessible pa rin naman mula dito. Dito, naghihintay sa iyo ang Kabugaw Gamay, ang pinaka-photograph na spot sa area na to. Yung madalas mong nakikitang picture sa tuktok ng burol na may view of the beach, dito yan kuha. Kasi tingnan nyo naman, ang ganda naman talaga. Andito rin ang Tangke Lagoon na may napakalinaw na tubig na pwede kang mag-swim and napapalibutan ng mga nagsisitangkarang mga karst cliffs na ito. Andyan din ang Pulupandan Islet, Bantiga Island, Antonia Beach, and Mini Boracay. Don't forget to try the fresh unlimited or piso scallops when you get the chance. Ask your boatman or tour operator for details. Ang pinakamalapit na major public airport ay ang Rojas City Airport sa Capiz, nasa 1 hour and 45 minutes ang layo. Kapag ikumpara mo kung sa Iloilo City ka magagaling, maaari kang abutin ng mahigit 3 hanggang 4 na oras. Mas na-discuss na namin ito in detail sa isang previous video, so hanapin and panoorin nyo na lang yon. Ilagay na rin namin yung link sa video description. Kung interested kang mag-travel sa Capiz or Gigantes Islands, check nyo yung mga flights ng AirAsia to Rojas City by downloading the AirAsia Super App or bisitahin nyo rin ang kanilang website www.airasia.com. Each booking is inclusive of a complimentary 7-kilo carry-on baggage allowance. Pero consider adding a value pack which will give you 20 kilo check-in baggage, standard seat selection,
a meal tulad nitong Uncle Chin's Chicken Rice and June Protect Insurance. Sa pag-iikot naman, while pwedeng-pwede namang i-explore ang Capiz by public transportation on your own, we recommend hiring a tour guide or joining a tour. Rojas City kasi is one of those destinations that don't immediately stun on the surface, but you'll appreciate it better as you learn more and as you dig deeper. Much of the attractions kasi are historic and cultural, making them more experiential than visual. For more information about tour packages, contact San Mateo Travel and Tours headed by Ms. Vicky Baez. If you prefer naman a more customized type of tour, get in touch with Jong Arsenas, isa sa pinaka-knowledgeable na tour guides na na-meet namin. Ayun na! Kung meron kayong tanong, comment lang kayo below and tatry naming sagutin. Please, please support this channel by subscribing and ringing the bell so you'll be alerted kapag meron kaming new videos. And kung sa Facebook ka naman nanonood, please like and follow this page. If you need more information about traveling to and around Capiz, magpo-publish kami ng comprehensive travel guides with sample itineraries on our website www.tapurtraveler.net or check out the links in the description. You can also follow or message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler_L. Kung meron kayong Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin to The Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.